Kung babalikan natin, matapos ang pagbibinyag ni Juan kay Jesus, mas pinili niyang pumunta sa disyerto para palakasin at patibayin ang kanyang sarili para sa gagawin niyang ministeryo. Ang tanong, bakit sa disyerto? Ano ba ang meron sa disyerto? Sinasabing ang disyerto ay isang baog na lugar kung saan madalang ang pag-ulan at hindi angkop na mabuhay rito ang mga hayop. Bibihira lang din ang mga halaman dito. Kung titingnan natin ang mga larawan sa mga libro, puro buhangin ang makikita rito. Literal ang pagtingin natin kapag sinasabing disyerto. Pero makikita natin sa Biblia na ito ay isang lugar kung saan makatatagpo ng tao, makatatagpo natin ang Diyos. Kung saan inaanyayahan niya tayong magbalik loob sa Kanya. May kanya-kanya tayong disyerto. Isang lugar kung saan mas malalim tayong makapagninilay sa lahat ng katotohanan sa ating buhay. Masyado kasi tayong exposed sa mga material na bagay sa mundong ito. Mga bagay na dumadaloy sa ating sistema na kadalasan umaalipin na sa atin. Yung tipong hindi ka na mabubuhay kung wala ang mga ito. Sabi nga sa isang kanta, kulang ako kung wala ka. Kulang ako kung wala ka. Kulang ako kung wala ang mga ito. Kulang ako kapag wala ang mga bagay na ito na bahagi na ng pang-araw-araw kong buhay. Isa na rito ang wifi. May mga taong parang mamamatay kapag walang wifi. Parang ito na ang gasolinang nagpapatakbo sa kanilang buhay. Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang wifi? Baka gamit tayo ng gamit pero hindi naman natin alam kung ano ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin ng wifi, WIFI, ay wireless fidelity. Sa Filipino o sa Tagalog, walang kabling katapatan. Walang kabling katapatan. Nangangahulugan na hindi mo na kailangan ng wire o kable para makakonekta ka. Isipin nga ninyo, kanino nga ba tayo pwedeng kumonekta na hindi na natin kailangan o kakailanganin ng kable o kuryente o anumang elektronikong koneksyon para maiparamdam natin ang ating katapatan? Wireless fidelity, ika nga. Walang iba, kundi sa Diyos, sa pamamagitan ng panalangin. Anytime, anywhere, unlimited, no internet connection needed. Hindi kailangan ng load. All you need to do is to unload. Unload all material possessions and earthly desires. Bawasan ang bigat na dinadala ng puso nang sa ganoon ay makapasok siya. At siya ang dapat o ang magpapabatid sa atin, ano nga ba ang tunay na mahalaga sa ating buhay? Kulang tayo kung wala siya. Kulang tayo kung wala ang Diyos. Ngayong panahon ng Kwaresma, patuloy tayong inaanyayahan ni Jesus na magsisi, talikuran ang kasalanan at maging tapat sa mabuting balita. At ang unang hakbang tungo sa pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan ay ang hayaan mo ang iyong sarili
na tingnan ang iyong kalakasan at ang iyong kahinaan. Sa isang mundo na puno ng ingay at pagmamadali, mabuting humanap ng isang tahimik na lugar upang mas makilala ang ating sarili at upang matukoy natin ang ating kalakasan na babalot at tutunaw sa ating kahinaan. Paano natin ito magagawa? Itoon ang iyong puso at isip kay Jesus. Isuko mo ang lahat sa kanyang kamay. Gawin siyang inspirasyon at ipunla sa ating kaluluwa ang values at gawin niya tulad ng kababaang loob at pagiging masunurin. Humility and obedience to God's will. Hayaang si Jesus ang maghari sa ating buhay at huhubugin niya tayo. Huhubugin niya tayo gaya ng isang manggagawa ng palayok na humuhubog sa gusto niyang disenyo. He is the potter and we are the clay. Halina sa disyerto. Mag-unload tayo. I-unplug natin ang wifi sa halip ay manalangin. Magnilay, maging tapat sa Amang Diyos at tularan ang kanyang anak na si Jesus. Patuloy nating ibahagi ang liwanag ni Jesus sa ating kapwa at ihasik natin ang binhi ng mabuting balita.